Yo, what's up sa inyo lahat? WB Mileto yan. Tayo muli andito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung sana andito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe ka dyan mga kabalits. At eto na nga mga kabalits, kakapasok lang. Grabe to, PBBM, Duterte nilantad na Gordon, agent ng China. Mayor Guo nahuli sa nangyari. At yun, paalala lamang, ito yung reaction video lamang. Ano mang sumasalaraon dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Dapat maging vigilant umano ang ating bansa laban sa posibleng pagpasok o pakikialam ng China sa economic at political affairs ng Pilipinas. Ito ang binigyang diin ni Philippine Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, kasunod ng posibilidad na panghimasok ng China hindi lamang sa West Philippine Sea kundi maging sa iba pang sektor, katulad ng ekonomiya, politika at maging sa mga educational institutions. Ayon pa kay Trinidad, hindi ito basta coincidental coincidence at sapat umano na rason upang maging vigilant ang ating bansa at publiko dahil naman sa security threat dulot ng naturang mga development. Inihalimbawa pa ng opisyal ang mga Chinese na nasasangkot sa mga illegal na aktibidad, kabilang na yung sa Philippine offshore gaming operators at iba pang mga development kung saan sila mismo ay nagkakaroon ng kinasasangkutang insidente kagaya ng pagdukot. Ang mga ito ay nakukunan anya ng matas na kalibre ng baril ang ilan doon sa mga Pogo employee, habang ang iba naman ng mga Chinese ay natutukoy na lumalabag sa mga batas dito sa ating bansa at may mga sariling high-end na sports car. Hinimok din ng Navy official ang mga Pilipino na naninirahan sa mga lugar na may mababang bilang ng security forces na maging mapagmatsyag at maging observant at handang i-report yung mga insidente na kahinahinala at mga aktibidad ng Chinese officials sa naturang mga lugar. Bawang mga dati at kasalukuyang opisyal mga kabombo ng gobyerno ng Pilipinas ang nakatakdang tatayo bilang testigo sa extradition hearing laban naman kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Tebes doon sa Timor-Leste. Sinabi ni Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez na ilan sa mga ito ay sina dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardilesa, Bureau of Corrections Director General Pio Katapang Jr. at National Amnesty Commission Chairman Leia Armamento at Presidential Human Rights Committee Under Secretary Nonoy Katura. Dagdag pa rin ito na ang mga nabanggit na opisyal ay titestigo sa aligasyon ng mahinang human rights protection dito sa ating bansa at hindi patas na hustisya, banta sa kaligtasan at yung torture. Naniniwala si Vasquez na magiging patas ang magiging pagdinig mula sa impartial judges. Hinikayat na lamang nito itong si dating Congressman Tebes na harapin ang mga kaso laban sa kanya at tigilan ang paggamit ng media at iba pang paraan para igit ang kanyang pagiging inosente sa kaso. Inilabas ng Department of Justice ang listahan ng mga testigo matapos na una na niya isapubliko ng abogado ni Tebes na si Attorney Ferdinand Tupacio na bukod sa kanya ay magiging testigo para naman kay Tebes sina dating Commission on Human Rights Commissioner Wilhelm Soriano at dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at yan ay may kinalaman pa rin sa pagbibigay ng kanilang mga testimonya. Itong Lunes ka mga kabombo ay nagkaroon ng palitan ng salita ang Department of Justice at ang kampo nitong si Tebes, partikular ng abogado si Tupacio, dahil umano sa paglaya ng dating mambabatas at ito ay muling inaresto rin. Magugunitan si Tebes na ay inako sa mastermind sa pagpaslang kay Governor Ruel Digamo ng Negros Oriental noong Marso ng taong 2023. Sa karagdagan pa nating balita, nadiskubre ng mga otoridad ang ilan pang KTV bar matapos nitong salakayin ang ilang Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa parte ng Porac sa Pampanga noong nakalipas na linggo. Makikita rin na mga kabombo sa loob nito ang ilang sofa, may television sets at maging mga speakers. Kung maalala, sina dating mayor o itong suspended mayor na si Alice Go ay niuugnay din sa ilang mga Philippine Offshore Gaming Operations sa ilang parte ng Luzon maliban doon sa kanyang nasasakupan. At ito ay patuloy na iniimbestigahan dito mga kabombo sa pagsalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, katuwang naman ng Philippine National Police, at nailigtas rito ang aabot sa 158 ng mga Filipino-Chinese o ng mga Chinese-Vietnamese at maging mga Malaysian nationals. Ilang kagamitan din mga kabombo sa pag-torture, kidnapping at iba pa ay tumambad sa mga kinauukulan matapos ang kanilang operasyon. Naroon din sa naturang lugar ang ilang uniforme umano ng pinaghihinalaan ang Chinese military na kalauna na sinabi
sabihin ng gobyerno na ito ay marahil props at walang dapat na ikabahala sa lagay ng national security ng ating bansa. Gayunman, sasailalim pa rin yan sa proper checking upang matiyak kung ano ba ang kagamitan ng naturang mga damit ng sundalo. Iginitamaan ni Defense Secretary Gilbert Chudoro Jr. na banta sa ating national security ang mga kriminal na sindikato na nagtatago lamang bilang mga Philippine Offshore Gaming Operators Hub na operators dito sa ating bansa. Session, so I couldn't divulge so much. Pero meron silang mga personality sinabi kung saan posibleng nagdala yung pera. No? Pero antayin na lang namin yung formal report nila sa Senado. No? So ibig sabihin mahina sila sa monitoring? Mahina, mahina. Napakahina. And to think na ilang beses na natin inamendahan yung batas ng, I'm sure nasundan yung money laundering. Kasi gusto natin umalis sa gray list. But medyo dismayado ako sa ganilang report kahapon. No? Hindi maganda. Okay, ma'am. Sir, sorry, kahapon lang po. Sir, yung BIR nandun dito sila sa isang session kahapon? Yes, kahapon. Pero nandun po silang registered address dun sa BIR, yung mga po, particularly si Juan Lilian, na nasa Quezon City. Sa Balintawak. Pero namin yung address, kasi fake din po siya. Sa Balintawak? Yan ba yung Balintawak address? Yeah, I saw your report on that. Kaya nga, meron akong trend na nakita with them eh. Faking birth certificate. Marami silang inupahan ng mga warehouses, no, katulad sa Valenzuela, sa iba pa. Ginagamit nila yung mga rinentahan nilang warehouses as their residential address, no? At ginagamit nila yun sa pag-apply ng napakaraming kumpanya. Ang dami nilang kumpanya eh, no? 14 and counting yung nakita namin kumpanya. Iba pa yung mga single proprietor, ah. Nakita namin yung single proprietor, ilan ba? Application nila sa single proprietor, mga 6 yun eh, no? So ang dami nilang ini-establish na kumpanya gamit iba-ibang addresses, no? Parang ayaw mo mahanap eh, yung nasisense ko, ayaw mo mahanap ka eh, di ba? Parang siyempre pag ordinary na tao, isa lang naman yung address yung nabibigay mo, di ba? Parang ayaw nila mahanap eh. Yun ang nasisense ko dito sa kanilang modus o kanilang trend, no? So, di ba may final kayong reso para imbestigahan na rin yung pagdagsa ng mga Chinese dun sa multinational village sa Parañaque? Yeah. Multinational village at iba pang village sa Alabang. Mm-hmm. Marami kaming nakukuhang mga complaints na maraming mga gulo at violations ng building code, no? For example, ang isang bahay, ang kapasidad niya ay, let's say, 10 tao, pero nakatira doon, 40 na tao, 50 na tao. Tapos, may mga suspicious activities dahil labas-pasok sa gabi yung mga sasakyan, no? So, yung mga residente doon, natatakot. Again, I will not focus on nationality. Hindi ko sinasabi kung anong lahi siya. Kahit anong lahi, hindi natin papakilaman yan. Ang tinitignan ko yung potential illegal and irregular activities ng mga nakatira doon. At yung fear ng mga nakatira doon kasi may mga reports kami na yung mga security guards sinisindak, yung mga security guards nagkakaroon ng away, at pati homeowners inaaway. No? So, malalakas yung loob. Meron rin mga reports na iba doon may hagad. Diba? Naging issue na kasi ngayon yung mga ibang police nagmo-moonlighting dito sa mga pogo. No? So, titignan namin lahat yun. Titignan namin. Sir, mag-schedule ba ng hearing ngayong nakarito? Nasa committee on anong committee yun? Public order yata eh. So we have to ask the committee on public order. So dapat ba isama na rin yun yung sinabi ni retired Brigadier General Jerry Zamudio na meron siya nakuha mga info sa dating Deputy Director General ng National Security Council tungkol naman ito sa presence ng napakarami daw Chinese national doon sa dating Island Cove Resort sa Cavite. Oo. Nakita ko rin yan sa mga social media feed, no? Alam natin may pogo hub dyan. I think lahat tayo alam natin yan. Pag lumilipad ka ng aeroplano, makikita mo naman dyan sa may Sangli area, Island Cove area na ang daming pogo facilities dyan. Mm-hmm. No? Now, as to merong illegal o wala, ayan ang hindi ko pa alam. No? Wala pa akong nakukuhang report sa ibang mga enforcement agencies natin. Mm-hmm. Pero dapat bang pwede na isama na yun dun sa inyong resolution or limited lang yun dun sa mga, sa akin, mga villages? Dahil wala pa akong nakukuhang reports tungkol dyan, so hindi ko muna sinama yan sa mga resolutions natin. Mm-hmm. Okay, Camille, and then Nimpa. And then Danielle. Good morning, Senator. I'll be asking sana, it was reported that there were about 400 illegal pogos. Aside from the legal, ano po ang move natin para hindi po ba dapat ma-i-announce to
kung ano yung mga legal, so the proper authorities can do their job na yung mga illegal is mabigyan ng tamang aksyon. That's my first question. Second po, it was reported na yung tao behind the fixing of this late registration of birth certificate of Mayor Go was recently killed. His name is Gilbert Flores. Is there a possibility na imbitahin po yung family because nag-uumpisa na atang mag-leak ng mga information yung ibang anak regarding this? And yung third po, I heard, correct me if I'm wrong, Senator, and pasensya po for my ignorance. I just wanna know, kasi it was approved by Congress, yung POGO po natin. Mm. So, paano papasok yung authority ng presidente yung kanilang, what they call this authority na mag-operate since it was approved by Congress? Ano po ang move natin dito? Yeah, that's a very good question. No? Parang bigyan ko ng context. Yung batas na yan na-approve in 2019, no, more or less. If I'm not, if my memory serves me right, no, about 2019. Bago mag-2019, yung mga POGO, nag-umpisa pumasok dito. I think around maybe 2015, 2016. At that time, wala siyang taxation regime. So wala tayong ini-impose na buwis sa kanya. Kung meron man, napakababa. No? At malabo rin kung sino ang regulator niya. At malabo rin kung ano yung definition ng POGO. Dahil nung binuo yung PAGCOR, wala pang internet at that time. So hindi alam kung sino magre-regulate sa POGO. So kaya during that time, lumapit sa Kongreso para i-define unang-una kung anong POGO. Pangalawa, i-assign yung regulator ng POGO at pinakamalaga yung taxation ng POGO. So, kaya siya nagkaroon ng, in a sense, legitimacy, no, dahil na-define siya through a taxation law. Ngayon, kaya yung final ko is to repeal that taxation law kasi kung ano yung nag-legitimize sa kanya, i-repeal natin para maging illegitimate siya. Now, that's number one. Number two, kahit na may batas, the president can suspend the application and can suspend existing licenses for national security purposes. Kaya importante yung recommendation ng NSC na ito ay isang national security threat because national security, national security trumps everything, including commercial operations. At ito, proven na ang POGO nakakapinsala at may national security threat, no, according to our intelligence agency. Kaya by mere executive action, pwede nang cancelahin, una mag-moratorium muna para walang mag-a-apply, then pangalawa, cancelahin yung mga existing licenses because of what's happening right now, no. At dahil na-cancel yung license, pati mga work permits ngayon ng mga nagtatrabaho doon maka-cancel, babalik sila sa kanilang mga bansa nila. But at the same time, we will also repeal and ban POGOs. There are two laws banning POGOs kay Senator Villanueva at kay Senator Alan Cayetano. And then dadagdagan natin yung repeal ng taxation nila para buo yung pagbaban ng POGO. Okay. Nimpa? Sir, yung sinabi niyo na yung mga POGO meron ng connection sa local crime syndicates and malawak na yung connections niya. In general po ba yun na lumabas sa executive session o particularly dun sa POGO sa Bamban? Itong discussion namin kahapon is limited to Bamban. Pero sinabi rin ng ating mga intelligence agency na yung Bamban maliit lang to kumpara sa buong POGO activities. Apparently, again, without any details, no, itong mga sindikato na ito, mayroon din silang mga teritoryo-teritoryo eh, no? At hinahati na nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo, ito teritoryo mo, no? So may ganyan na pangyayari na ngayon, no? That's normal, di ba, sa mga organized crime. Kung makikita natin sa mga organized criminal, yung mga drug lords mayroong kanya-kanyang teritoryo, yung mga gambling lords may kanya-kanyang teritoryo. So normal yan sa mga organized criminals, no? So in short, Bamban is part of a bigger operation, no? Pati kahapon yung aming focus was really the Bamban POGO Hub. Mm-hmm. Ibig sabihin, sir, yung POGO sa Bamban established na may connection na sa local crime syndicates? Meron. Uh-huh. Meron. Uh-huh. Meron. Kahapon, again, no, I won't name names, but meron. Based on their analysis and intelligence, meron. Clear yun. So, very sir, clear. So, sir, kung mismong intelligence agency na nagsasabi na may connection yung POGO hub dyan sa Bamban sa local criminal syndicate, do you think kapag nakaabot ito kay Presidente, ma-pressure na siya to act on it against POGO? Ako, nananawagan ako sa Pangulo natin na
i-ban na kaagad ang Pogo, no? Dahil lumalala at lumalala, lumalalim yung kanilang galamay at impluensya. At ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices, no? Hindi ito haka-haka namin, hindi ito sariling investigation namin. Ito galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. At patagal ng patagal, palala ng palala. Kaka-raid lang ng Banban Pogo early part of this year, meron na naman, wala pang anim na buwan, meron na naman sa Pora. No? So, wala silang takot eh. Kahit alam nilang yung raid nangyayari, tuloy ang ligaya nila eh. Iyan ang magpapakita kung anong mga klaseng tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin, na hindi kinakatakutan yung otoridad. Kahit na nag-raid na sa Banban, which is not so far from Porac, tuloy pa rin yung operation sa Porac. Mas malala pa yung sa Porac dahil meron doong prostitution at talagang human trafficking. Dinadala yung mga kababaihan galing sa ibang bansa. No? So, ganyang klaseng criminal syndicates ang nandito sa ating bansa. And then, sir, ganun din ba yung sentiment or stand ng mga intelligence agencies na it's about time to ban Pogo? Ganyan talaga. Ganyan din yung kanilang sentimento. Dahil alam nila na lalala ito eh, no? Alam nila na ito kasi iniisip ko, kung yung 6.1 billion pesos nakapasok dito na hindi natin nalalaman, yung ako naniniwala ako parte nung pumupunta sa paglalagay at paglalagay ng mga makaka-impluensya at ginagamit rin nila yung para gumawa ng impluensya, no? So ako naniniwala ako na yung perang pumapasok na hindi natin nakikita, pumupunta ito sa pagbibili ng proteksyon at doon na nga, no, sa galamay na ginagawa nila. Kasi itong galamay, hindi namang mangyayari ito kung walang pera eh. Hindi lang to dinner-dinner at kaibigan na tayo eh. No? Talagang maglalagay ka para magkaroon ng koneksyon. No? At yun yung merong ebidensya ang ipinakita sa amin na ginagawa nila itong ganitong paraan. At yung protection na yun, sir, hindi lang from the authorities, kaya siguro naglalagay na rin sila ng mga local, ng mga official sa gobyerno para may tutulong pa rin sa kanila. Correct. Alam nila kasi illegal itong ginagawa nila eh. So, unang kailangan mo ng proteksyon para yung illegal na ginagawa mo, tuloy-tuloy. Pangalawa, kung mahuli yung illegal na proteksyon mo, makakatakas ka at makakabalik ka sa illegal na ginagawa mo. So, kumbaga sa chess, nag-iisip na sila ng ahead dahil alam nila one way or the other, pwede silang ma-raid at pwede silang makulong. So, importante na meron silang mga connection. No? At doon sa, again, no, hindi ko lang masabi, but may mga nahuli na nakawala, no, dahil nga may impluensya sila. No? Okay, si Rhea, and then Nimpa. Hi, Sen. I'm Rhea Fernandez Obina from TV5. Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores. His sudden death, though, po, he is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Personally, ako, wala ko pang nakukuhang information aside from his possible connection to the syndicate or to the people who fake the birth certificate of Alice Goh. And I say this with emphasis on the possible. That is the initial information that we got, na possible connected siya dito sa sindikato o sa mga taong gumawa nung illegal na birth certificate ni Alice Goh. Yun ang initial information namin. Kasi it's so coincidental eh, no, na nangyayari ito at may namatay. No? At yung, I was talking about yung contractor in Hawley. We also chinek namin yung building permit na ang nag-apply si Alice Goh at ang nakasulat doon sa contact engineer or engineer that you should contact. Isang engineer na nangangalang JM Turla. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya, no? Namatay na rin siya. May 17 siya namatay. This year, sir? This year. This year. Ano itong si Engineer Turla, apparently, siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. Yung plano kasi, lahat gawa sa China. Eh. Lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects, dinala dito. Pero hindi mo magagamit yan. Hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapaperma sa local engineers. Dahil yung lisensya, dapat lumabas. So yung pumiperma. Oh, ito si Turla, sir. Yes, si Turla. At inamin rin ng pamilya na yun. Yun. But ang cause of death is heart attack. No? Yun ang sabi sa amin. Ha? Yun ang sabi sa amin. No? Sir, but he's young. He's only 47. Parang ganyan lang. Mga 47 lang siya. So medyo
medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma, siya yung connection doon sa mga Chinese engineers eh. So na dead end kami. Sir, signatory, sir, wala na iba. When we check the plan, siya talaga yung pumiperma. Okay, Ria, may sir, what do you think about the sudden deaths nitong mga individuals na to na possibly pwedeng sila yung missing puzzle sa ating investigation? Well, kung si Engineer Turla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa nung, sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman yan. No? So, medyo ano, if you look at the timing ni Turla and ni Flores, suspicious. It raises suspicion. No? But then again, I don't have any direct evidence for now. No? Okay, Nimfa, may follow-up ka. Sir, meron kayo na raise na question, nagtataka kayo. Tanong niyo bakit sa Bamban napili na itayo yung Pogo? Anong sagot na doon, Senator? Well, again, no, without going into details, dahil nga si Mayor Alice Goh is the one opened the doors for this criminal syndicate to come in. Naging enabler siya, no? Sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban, no? Mm-hmm. And the only common link between the criminal syndicates and Banban is Alice Goh, no? Nasa gitna siya eh. Mm-hmm. Nasa gitna siya. So, siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Banban, no? Meron ba, sir, peculiar dun sa location? Like yung, di ba yung sinasabi na may Pogo sa Island Cove, na malapit sa Sangley Point? Meron bang particular din na ganong, parang coincidence or anything suspicious? Bakit sa Banban? Wala namang lumabas na ganun yet, no? From a national security angle, wala pa naman lumalabas. But that's a very good question. It raises suspicion rin. Bakit sa Banban? Bakit hindi sa Tarlac City? Or sa San Fernando? O sa Angeles? Sabi nga ni Alice na yung mga condo do, yung nagpatayo sila ng mga condominiums. Mga no? Villa. May condominiums. May 8-story condominiums doon, tatlong building. Nung tinignan namin yung local economy nila, it's primarily agriculture. Mm-hmm. Mga magsasaka yung mga nandun. Ewan ko kung mga magsasaka, bibili ng mga condominium. Diba? Alam nga ni magsasaka, meron naman silang bahay, bakit sila magko-condominium? Diba? Ang importante, sino yung merkado mo? Sino yung bibili ng produkto mo? Baka yung mga manggagawa doon sa Pogo. Obviously, yun na talaga ang target nila. No? Hindi yung mga tag-local. Mm-hmm. It's a self-contained community. Pero yung bang location, sir? Medyo tago? Hindi naman. Yung condominium? Hindi nung yung bang Pogo. Oh, kasi yung bang Pogo, sir, Las Piñas and Pasay. Nasa city eh. Ganun. Kasi ito ang design niya is self-contained eh. May shopping mall, mayroong condominium, may swimming pool. Hindi, pag nandoon ka, wala nang labasan yun. Wala ka nang labasan. And then yun yung modus ng mga Pogo. Pag nandoon ka, wala nang labasan. No? Hanggang kay Mayor Alice Goh lang ba? O meron pang mas mataas sa kanya? According sa doon sa mga, again, I cannot say the names, pero meron pang ibang politiko. According sa intelligence agencies natin. No? Uh-huh. Pero iba-iba. Pero may politiko. That's as far as I can say. Politiko protecting her or part of this? Part of it. Part of that Pogo Hub. Part of it. Enabler then, sir? Hindi naman nila sinabing enabler, but part of the web. Part of the web. Hindi na elaborate masyado kung ano yung participation, but definitely part of the web. I think continue, tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation and intelligence gathering. Be higher than Mayor Goh is part of the web, hindi protector ni Mayor Goh. Hindi ko masyadong elaborate ng accurately, no, dahil kumukuha pa sila ng further intelligence, no. So it's hard to say it now, no, but ang only pwede kong sabihin eh meron pang kasamahan na iba na politiko rin. Pero sila lang yung politiko na yon, isa lang or marami doon sa mga pinakitang pangalan, marami kasama na, sir, yung binabanggit ni Senator Jing Goy na mayor. Kasama rin ba yun sa web, yung mayor na allegedly nag-ooperate ng Pogo owned by Mayor Alice Goh? Ayoko muna sabihin. politicians within the web, sir, ng Banban Pogo. Yes, tama. That is, may mga pangalan kasi doon at mayroong web, no, na pinakita. At may mga politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. May mga businessmen rin. Yung sa money laundering, sabi nyo nga hindi na detect ng AMLAC yung pagpasok.
surely, sir, may lumalabas din. So yun, hindi din nila nababantayan. Hindi rin nila nakikita yun. Hindi nila nakikita. Kaya nga, ang pinaka-basic sa akin is, pumasok yung pera, may nakatanggap. Kung yan ay through our banking system, may dinaanan yan electronically. Kung cash yan, sabi nga ni Ma, meron din dapat makatanggap yun. No? Eh, hindi nila na-detect yun eh. Hindi nila na-detect yung electronic transfer. Hindi nila na-detect kung sino tumanggap. At kung may binayaran, kasi bibili ka ng semento. Mm-hmm. Diba? Rerenta ka ng heavy equipment. Magbabayad ka ng sweldo ng mga contractor, ng mga trabahador. Sino yung nagbabayad yun? Hindi nila rin na-detect. So, parang bula siya eh. Mm-hmm. And money involved, hindi rin alam. Hindi rin. Magkano yung money involved? Well, ang estimate namin is 6.1 billion. But it can be more. So, failure ng mga taxer sa AMLAC o failure ng system? Ako, failure ng AMLAC eh. No? Because yung kanilang process. No? They have to look at their process. In fact, may mga suggestion. Well, of course, mayroon silang legislative suggestion, no? Kung paano ma-improve. But the mere fact na wala silang ma-explain kahapon, ako, natatakot ako dahil yung perang yon baka pumunta sa mga ibang personalidad. Mm-hmm. Hindi natin alam. So sir, di ba, ilang beses na amend ang anti-money laundering law. So ngayon may suggestion ulit sila? Mayroon legislative suggestion sila to strengthen yung kanilang monitoring. No? Mm-hmm. May mga suggestion silang ibinigay kahapon. Kasi nga, no, sabi ko, I'm very disappointed. And sabi nga nila, may mga gaps na gusto nilang iayusin. No? Mm-hmm. Okay, from business world? Sir, more on the economic side. How should the Philippines diversify its trade options away from China amid maritime tensions and delayed assistance deals? Actually, we're already diversified. No? I think what we should be diversifying further is the case of our OFWs in Macau, Hong Kong, and Greater China. No? Estimate, I think, mga OFWs natin in Macau, Hong Kong, Greater China is about 500,000, mga 500 plus thousand. More or less. And we need to think about them also. No? If things escalate, we have to think about their welfare. But in terms of exports, we're not exporting so much. In fact, we're importing more from China. Mm-hmm. Yun, kailangan natin mapag-aralan because yung mga in-import natin, aside from yung mga consumer goods na nakikita natin, there's also intermediary goods. Ibig sabihin, yung in-import natin, pumapasok sa semiconductor o pumapasok sa ibang produkto na in-export natin. No? So in that sense, we need to look at yung supply chains kasi kung magkaroon ng problema sa supply chain, wala tayong ma-export. Sir, just a follow-up. Do you see tensions between China and the Philippines leading to harsher conditions for Chinese-owned businesses in the country or Filipino-owned businesses in China? First of all, investments, FDI from China has gone into all-time low. No? Mababa yung nakukuha natin sa kanila. For obvious reasons, no? Because of the geopolitical issues. Existing Chinese companies, from the top of my head, is very few. No? Hindi naman ganong karami. So, I don't think it's a... No, kumbaga, a heavy repercussion in terms of Chinese corporation operating here. No? Kasi konti lang naman yan. Maraming mga Chinese nag-operate dito, yung mga buy and sell, no, which is not so capital intensive. No? Mm-hmm. Okay. Sir, tungkol other issue na tayo, no more about Pogo? About Pogo pa rin? Okay. Just two questions. Balikan lang po natin si Flores, sir. Just to confirm, Flores was the local civil registrar of Bambanpo. One of the employees of the local civil registrar. Alright. Was he supposed to attend the hearing? I believe the local civil registrar of Tarlac attended last time, but not Flores. No? I can't remember the name, yung local civil. I understand that si Flores is an employee of the local civil registrar. Alright, sir. So now that the Ombudsman has suspended Mayor Go, and dun sa executive session, as mentioned by UN Senator Risa Ontiveros, mas nasolidify yung opinion yung mga senators about the nationality of Mayor Go and her possible ties with Pogo. Sa NPC po, sir, ano po ang parang direction natin, sir? Are we going to... What's the next step for Mayor Go as the member of NPC? Well, yesterday I talked to Senator Legarda, and we shared the same sentiment to expel her. Me and Senator Legarda are members of the NPC, and we shared the same sentiment that she's a bad example to our present members and also to our future members. In fact, I talked to the president of our party, si Congressman Jack Duavit, about this issue. No? So, pag-uusapan namin to as later on when we convene the leadership meeting. Magkasama kami ni Senator Lawrence sa Council of Elders. No? And then, pag-uusapan namin doon to. Okay.
How is going? We're targeting hopefully in the next few weeks magko-convene kami, no? Because of this issue. No? Mm-hmm. Yeah. Sir, how is the expulsion process going to be with NPC? First, we have to, a member can present their case. Of course, we have to also present our evidence. And the Council of Elders will look at this and mag-uusapan namin to. We will try to get a consensus on how to move forward. No? So that's, in a simple form, that's the process of how we will approach this. Pero do you think may enough grounds na, sir, para expel si Mayor? Ang idea ko is, since ongoing itong investigation ng Senate, we will use our findings here in the Senate, no? Especially when the committee report comes out, as the basis. No? So, yung meeting can be a preliminary step to gather evidence, to talk about the violations, and then as we go along with the Senate hearing, and when the committee report comes out, yun ang gagamitin naming basehan as grounds to. At yan ngayon mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga, patungkol nga ito sa mga pogo na to, no, na kung saan patuloy ngang lumalaganap yung mga illegal at talaga nga hindi tamang gawain dito nga. At yan ngayon ilang nga nagiging tila nga ba pahayag dito at talaga nga naisupili na tuluyang maubos na at talagang maipasara na itong mga pogo hub na to dito nga, no, sa ating bansa. Na kung saan dyan nga patuloy at patuloy umano na gumagawa at talagang nakakatuklas ng mga hindi tamang gawain o mga labag nga sa ating batas nga. At dito nga umano talagang lumalaganap yung mga sindikato at kung ano-ano pa nga tila nga ba krimen sa loob nga nito nga mga pogo na to. Kaya ito yung tila nga ba ilang mga patungkol na nagiging tugon at pahayag ukol nga sa mga natutuklasan na talagang tuluyang nga na isisiwalat dito nga sa mga pogo hub na to, no. At kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba na nais niyo ikomento patungkol diyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalits.